Sa muli, mapagpalang araw mga kaibigan. At welcome back sa ating channel na D-Tips and Ideas. Siyempre, don't forget to like, share, and subscribe. Salamat! At diretso na agad tayo. At ito na nga, nag-DIY ang inyong lingkod ng lavatory kitchen sink para sa kanyang open dirty kitchen. Kaya't sa muli, ibabagi sa inyo ng inyong lingkod yung mga naging strategy, technique o naging idea kung paano ito nabuo o nagawa. At kung ilang araw ba yung na-consume natin at yung inabot na gastos para sa ganitong accomplishment. Kaya tutok lang para sa mga karagdagang pang idea. Bali, nag-start tayo ng after lunch. At nag-layout tayo ng para sa CHB laying o nakasintada tayo. 4 layers na hollow block yung ginawa natin. At syempre ako na rin yung naging labor para maghalo ng gagamiting semento. Yasan ka pa? Diba? At sunod na nga yung para sa magiging poste ng ating magiging counter. So medyo napaisip ang inyong lingkod sa kung anong klaseng poste yung mabilis maipatayo at gawin. Target kasi natin na maipatayo yung poste bago man lang matapos yung araw o abot ang patayo ng dilim para sa preparasyon sa kinabukasan na gagawin. At doon na nga sumagi sa isip natin yung naging idea natin na gumamit ng PVC pipe o tubo para sa mas madaling paraan ng pagpuposte. 4-inch PVC pipe sa mas mabilis at sa matipid na pamamaraan. Instead ng traditional na paggawa ng poste na kung saan gagamit ang panatin sa ng forma mga kaibigan, gaya ng nakikita nyo sa video. Nagputo lang ang inyong lingkod ng 2 mm para sa magiging vertical nito at 9 mm naman na bakal para sa magiging zigzag nito. Sabay buhos tayo ng pundasyon at sabay na rin yung loob ng PVC. So ganun lang kabilis yung pagtayo natin ng poste mga kaibigan at yun yung naging idea natin. In short mga kaibigan, naipatayo natin yung poste sa tulong ng PVC pipe na naging idea natin. At sumunod na araw nga, then ready na yung ating poste. Ay nagporma na tayo ng paras counter, sabay latag na rin tayo ng bakal at sa tulong na rin ng ating naging katuwang na siyang nag-prepare para sa halong semento na siyang gagamitin para sa buhos ay nagawa natin na mabuhosan yung counter para sa ating lababo. At ipagpamanhin nyo mga kaibigan kung wala rito sa video yung actual na paggawa ng poste natin, yung pagporma at paglatag ng para dito sa ginagawa natin na kitchen laboratory. Sa dahilan na minamadali talaga natin itong ating ginagawa. So nawalan tayo ng enough na time mga kaibigan. Actually may mga na i-upload na rin tayo na info patungkol sa kung paano paggawa ng lababo. So pakibisitahin nyo nga lang guys yung ating channel at balikan yung ating mga upload videos. So yun, salamat guys. At di pa dyan nagtatapos mga kaideas. Dahil after nating mabuhusan yung counter ay pinatuyo lang natin siya ng konti, then at isang layer tayo ng hollow blocks. So yan siya, makikita nyo sa video mga kaideas. In preparation ulit para sa susunod na gagawin natin. At ito na nga yun, sumunod na araw ulit ay nagplastering na ang inyong lingkod. Dahil na kapag isang layer na tayo ng hollow blocks ay maaari na tayong magplastering. Yun, so saglit lang natin na ginawa yan mga kaibigan. At syempre ako pa rin ulit doon naging labor. Halo ko, palitada ko.
ganun yung naging strategy natin mga kaibigan. At sabihin natin natin na half day yung na-consum natin sa pagpalitan. At sumunod na araw nga nun mga kaibigas, habang may forma pa, kung napansin niyo sa video, ay nag-setting o naglagay na ng kitchen sink ang inyong lingkod. Pinaglumaan lang siya mga kaibigas. At nakapaglinya na rin tayo nung araw na yon ng para sa supply ng tubig o ng waterline supply para sa magiging faucet natin. At mas minabuti natin na naka-pipipet yung naka-expose na bagay ng abang para sa faucet natin. Gayun din yung linya ng waistline ng kitchen sink natin. Papuntang catch basin na kung saan may nakaabang na tayo dyan. Siyempre, connecting to
drainage. At may video upload na po tayo niya, mga kaideas, tungkol sa drainage system ng ating mga bahay. At mas makakatulong kung ilalagay ko yung link sa ating description ng ating video. Pakiclick niyo na lang yung link, mga kaideas. At ito na nga yung resulta ng ating pinagkaabalahan, mga kaibigan. At kung ating babalikan ang ating video at summarize natin, ay almost 3 days or 2 and half days yung na-consume natin na araw para magawa yung ganitong accomplishment. At sa halagang 2,465 na gastos base po sa aking naging computation. Siyempre, wala po yung labor dahil DIY lang po ng inyong lingkod. O ayun, sana nakapagbigay ulit ako ng karagdagang kalaman o idea para sa tampok natin na video na ito. Feel free to drop your comments sa ating comment section, mga ideas, at malugod po natin tatanggapin at sasagutin naman yan sa abot ng ating kakayahan at kaalaman. Sa muli, at your service, mga ideas. Please like, share, and subscribe. Maraming salamat.